So we all know na matagal ng controversy sa photography industry na may kamahalan ang pag-avail ng photography services, either it's photo man yan or video. So in this video, magpapakita tayo ng workflow, my personal workflow. Para sa kaalaman ng lahat, I do photography on the side. Meron akong day job and I do it as a side hustle. Pagpasok ang oras ko sa client, ginugo ko siya. And also in this video, papakita natin at ipapaliwanag kung ano nga ba talaga ang ginagawa ng isang photographer or videographer para magkaroon tayo ng idea kung bakit may kamahalan ang pag-avail ng services nila. So here we go! And I know in the photography business na lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang, yung maranasan na barating ka ng client mo. Also nagkalat rin sa internet yung mga rants na sinasabi na pag photographer ka, ikiklik mo lang naman yan, picture na yan, okay na, parang ganun kadali. So dito naman, we are not opening any issues or any problems. Ginawa ko lang tong video na to is just to show or to share kung ano ba talaga ang ginagawa ng isang photographer or videographer or any artist. First of all, let's talk about investments. Investments like gears and equipments na ginagamit nila para sa shoot. Also, time they allot or time they invested para sa pag-aaral, mga seminars na inattendan nila or schooling, and also sa mga inubos na oras sa YouTube para matutunan ng mga tutorial, and also sa pamasahe and or gas na ginagamit nila papunta sa shoot nyo. To put it in perspective, unahin na natin is gears. Gears. Ano nga ba yung mga ginagamit na gears and equipment ng isang photographer? So first is yung camera nila. Siyempre nag-invest sila ng malaking pera dito or nag-invest sila ng malaki dito para makakuha ng magandang photos, which means magandang photos, magandang camera. So second is their investment in time. Time na parang matuto, paano matuto ng technique, paano matuto ng style. Yung napakaraming oras na ginugol lang isang photographer or videographer or any artist sa kanyang craft para matutunan yung ginagawa niya na ina-avail mo. In addition, yung mga seminars na inattendan nila or mga schools na pinasukan nila, syempre hindi naman lahat yon libre at lahat yon ay pinagugulan nila ng oras, nagsunog sila ng kilay, nagpuyat sila, gumugol sila ng maraming oras para matuto kung ano man yung pinagkakaabalahan nila or yung craft nila. Moreover, yung mga videos na pinanood nila sa YouTube para ma-supplement sa kanilang techniques and sa kanilang style. And let's take into account na yung pamasahe or gas na gagamitin nila papunta sa event nyo para mabigay yung service na kailangan nyo. So para makapagbigay tayo ng supporting details sa mga binigay nating examples kanina kung bakit may kamahalan ng pag-avail ng photography or videography services, magpapakita tayo ng workflow. My personal workflow, yung after ng shoot, yung hindi na nakikita ng client, yung pagkatapos ng shoot nyo in a long day, pero this shoot only took us 1 to 2 hours kasi hindi naman siya ganun kahaba. Pero yung after shoot, yung kung tawagin natin ay post-production, kung ano yung ginagawa after the shoot. So here we go. And konting disclaimer lang, no?
masasabi kong yung level of photography ko isa nandun pa lang ako sa nakakaintindi. Kumbaga, naiintindihan ko yung process kung paano siya gawin or yung mga techniques na iintindihan ko siya, pero wala pa ako dun sa master level. Imagine na sa ganitong level pa lang ako at ganun na yung ginagawa kong yung process or yung workflow na ginagawa ko. Imagine na lang sa mga veterano na, yung matagal na sa industriya, yung may experience na, sabihin mong 10 years, 20 years of experience in photography. Tapos paano natin kikwestiyonin kung bakit ganun sila maningil ng rate nila. And again, inuulit ko, hindi ako gumagawa ng issue or kahit anumang problema. Just want to give emphasis or gusto ko lang mapakita sa inyo or magka-idea kayo kung ano nga ba talaga ang ginagawa ng isang photographer. Na ang photography, hindi lang isang pitik mo na okay na. Gusto ko lang maipakita sa inyo o maipart sa inyo na photography is an art na pinagsasama-sama yung skills, yung techniques, or yung style ng isang photographer na kung paano niya ma-express yung sarili niya through photos. Kaya next time na may makausap tayong photographer or videographer or any artist or creatives, let's respect them sa rates na binibigay nila kasi hindi naman natin alam kung ano yung experience or yung kaya nilang ibigay sa yung service. And that is it for this video, and I hope na may na-impart ako sa inyong knowledge or kahit maliit na idea man lang regarding photography world. And if you do like this video, please give it a thumbs up and click mo na rin ang subscribe button para maging updated ka sa mga tips and tricks natin regarding photography and videography. And also, if you have any ideas and suggestions na gusto nyong i-feature dito sa or i-topic dito sa channel natin, just comment down below or DM us at Vibrancy Production at Instagram, and we'll make sure na ma-feature natin yung topic na gusto mo. And see you again on the next episode, and stay vibrant!